So yun guys, update lang. Ay, mga pigwa na na nagle-labor na po siya ngayon. So isa siya doon sa aking give one back to project ng Biek. So dati, Biek parang din siya noon nung inagaan ng aking binigyan. At ngayon ay mga anak na rin siya. So napakalaki po ng kanyang tiyan. Magbiik na ikaw, Ana. Magbinat ikaw. At nang kayo mapanak na. So, Judith na po niya ngayon. So, nakalaka ng kanyang tiyan. Hoping na more biik to come. So, napakabait po ng baboy na ito. So, siya ay anak ni, ano, mama, nung aking mama pig si Takaw. So, ang lahi ng kanya ina ay large white. So, ang nangyari naman sa kanya noong nasumpitan ko sila, napakalaki rin ito na kulay puti. Pero yung tingan niya ay nakayungyong sa mata. So, parang large white na nahaluan ng land race. So, napakababait na inahin. At mabait na baboy. Mga biik. Lumabas na kayo dyan. Para kayo makadede na. So, napakalambing po ng baboy na ito at napakabait. Si Mama Piguana. So, nahihirapan siya. Tayo higa na siya ngayon at hindi siya makatagal ng pagtayo. Pagkakakaibot niya ng ilan ay nahiga na agad kasi sobrang laki ng kanyang tiyan. Siguro sobrang bigat. And maraming siguradong biik. So sana manganak na siya mamaya para hindi naman siya masyadong mahirapan. Mawawa naman ang amin si Mama Pigwana. Nagle-labor na yan. Yeah guys, sa mga gustong mag-alaga dyan, ayan, bibigyan ko kayo ng biik. Alagaan nyo lang gawin ahe. Bawal itong bili. Tingnan ko. Tingnan nyo po yung kanyang tayo nga. Ayan, nakayong yung sana ko. Ganda ng pagtayo. Masugot na siya sa mga ilong. Kakakakakabka. Sugat-sugat na ang iyong ilong. Sugat na si Wana, kadilibor. Ikaw ay iiri ha. Ikaw ay iiri, para nang basa na yung biik. Nang hindi ka na maturukan sa kuwet. Masakit ang iyong tiyan. Ang kanyang tenga, no? Hindi makita ang mata. Ikaw ay iiri mamaya ha, para lumabas agad ang iyong mga biik. Ay, nagkakaba. Ay, bait-bait naman. Ang ingay naman ni Dora sa ni Petra. So ang kapatid naman ito, si Jaja, na dumalagot ay magpapumans ng buntis. Napakalaka rin ang tiyan, bilog na bilog din ang tiyan kagaya nito si Mama Piguana na ito. So dumalaga pa rin po at unang panganak pa lang nito. Ah, naghikab. Pag anak niya ngayon ay una pa lang din ito. So ang kapatid na ay 2 months naman na ito, 2 months ng buntis. So, kaya marami tayo pamimigay na biik basta umanak na sila. So, pamimigay ulit tayo ng sa aking project, yung give one back to. So, sa mga hindi po nakakaalam, ibig sabihin ko nun, bibigyan ko kayo ng babaeng biik. Aalagaan nyo hanggang sa maging inahin. At handa ko kayong pagsilbihan na sumpitan ang inyong baboy kung walang bulugan sa inyong lugar. So, bago mag-alaga, isa lang alang ang kapaligiran at yung ating aalagaan. So dapat safe sila at saka yung ating pagkukulungan o pag-aalagaan. Dapat meron tayong space na walang problema. So ayun. Oh, hadyan na siya makatayo. Tingnan niyo naman po ang kanyang tiyan. Sobrang laki.
Tsaka madami ang kanyang dede. So 15 yung dede niya. Yung inahin nila, 15 din. At 12 silang magkakapatid noon. So 2 yung pinabakto ko, yung 10, binenta ko. At ngayon nga eh, sila ay magiging engineer. Nakakatuwa. Sobrang lalaki. Ayan, oh, napapagod siya. So kaya hihiga na ulit kasi ang bigat ng ulit. Papihit-pihit siya ng higa na. Tingnan mo naman po ang likod. Ito yung malambing na baboy. Laging malinis. Gusto lagi kinakamot-kamutan. Ito yung mga biyek. Labas na kayo diyan. Ito yung umusisiksika na dyan ng inang. O, tingnan naman kung gumalaw. Ang lakas gumalaw ng mga biyek dito sa tiyan niya. So, parang nagbabasketball na doon sa loob. Wala na, magiging mabait na inahin ha. Gumaya ka sa iyong inahin na napakabait sa mga biik, napaka maalagang baboy. Maalaga sa biik. Sayang kung gumagalaw yung mga biik sa loob ng kanyang tiyan. At medyo nababasa-basa na yung pekpek niya. Medyo may lumalabas ng lamad sa kanyang pekpek. At kumukulubot na rin kaya sigurado bago dumating yung hapon, aanak na siya. So doon naman sa aking mga bakto, tatlo na sila. So yung si sa aking video, huling video, sinumpitan ko yung si Tapong, yung durok na dumalaga. So magbubuntis na rin. Pero itong dalawang magkapatid, buntis na pareho. Una lang mga nganak ko si Wana. Yung si Jaja, magto 2 months pa nga lang buntis. Tapos yung si Tapong, kasusumpit ko pa lang mag-isang linggo na. Meron pa rin tayong binigay uling bakto, si Kinis, doon sa aking pamangkin, kaso pa siya, dumalaga pa. Bali, mag 5 months yata or 6 months, para magpa 5 months. Kasi August, September, October, November, January. So magsing 6 months pala, napakalaki rin yung baboy. Kasi siya ay large like din. So kaya marami tayong pabakto na magiging inahin na rin. So ayan, so kaya ako ngayon ay bantay baboy at excited na kami mabas ang iyong mga biek si Mama Pig Wana. So kaya po Wana kasi siya yung simula one. So hanggang sa naging marami na pala, marami tayong namibigyan at nakakatuwa naman na naalagaan ng tama at pinupuntahan ko palagi yung aking mga binigyan para kumustahin at saka yung pag-maintenance ng baboy kung paano ang dapat gawin. At pag nagsusumpit, so ako na rin kung walang bulugan para safe pa. At kasi yung bulugan ay medyo malalayo dito sa aming lugar. Ay probinsya eh. Kaya lagi ng AI o artificial insemination po, sumpit ang aking ginagawa. So yung isa kong si Mama Pigbait andon, mga anak na din ngayong February, so nag 90 days na siya noong February 5, kaya malapit na rin siya, katapusan niya taanak. So kapag maraming biik na babae, makapagbigay ulit-ulit tayo doon ng isa pa rin. Kaya guys, manood lang lagi ng aking video. Mag-comment kayo kung gusto ninyo. Pagkaya na sinabi ko, unang isa lang ang kapaligiran at kaligtasan ng inyong alagaan at yung walang mga maaapektuhan. So, update ko na lang kayo kapag umanak na at kung ilan ang anak ni Mama Pig Wana.